it's a long day, mm-hmm. pero wala, walang bumibitaw. Ang maganda lang sa pinakikita ng Onic, sobrang haba ng game na, no? Oo! Oh. Kinasanay sila na ganong kahaba, ganong kararaming nilalaro nila. Banart na banart. Na nag, para silang fresh pa din. Oo, yes. Since day one. Pinaka babyface, I think top global babyface talaga yung mga taga Onic tol. Oo, maliban kaya no kay Bowen. Yung itsura ng ano, Execration, talagang alam mo nalugi sa liquor ban eh. yan yung mga ano yung mga magugulang na itsura eh. No. Yung pag lumayap ay kasama si Iko. Yun, oo. Tama, sa basket, no? Oo, sa basketball. Lang, yung laging mayaya, tol. Tara, papawis lang. Papawis lang. Ice water lang. Ice tubig. Yan, oo. Ganun yung ano, expect mga kaibigan. Kidilets, no? Pero talentadong kidilets kasi yung mga ano dito, Onic PH din. Alright, so, on to the comp. Lilip tayo sa comp ngayon. I do feel, no, trusting. Like, towards the 2-0 na. And yep, Execration here, mukhang una rusa kay Eto Max, tol. Just like that, all of that smart missiles not gonna be doing anything for Eto Max. Pero, ano yun, may panghabol. Ah, okay. Ano lang pala, multo ni Hanzo. Alam mo, yun ang pinaka-problema sa magiging problema pala ng Execration. Kanina, yung positioning kasi ni Omay Venus using the Sicilian, hindi nila mag-grab or ma-snatch si Omay Venus. Isa yun sa weakness. Now, eto mo to pa ni Wise. Kumbaga, si Omay Venus kayo hindi niyo mahuli na mismong hero yun. Eto mo. Matatawaran yun pag nag-1-1 pa, di ba? Lalo. Malaking problema ngayon. Pero let's see here. The fight is on. Wise sa may pinakaharapan. Pero syempre, pinakal ninja lamang yan. And that's the problem there, no? It makes the advances of Execration and their aggressiveness really awkward kasi it will not be really rewarding. Ang daming pwedeng ipadala sa'yo, tol. No? No, nauso si PK, nabitin sila eh. Kulang yung Popol and Q pa eh. Padala pa tayong isa, pinakal ninja. Oh, para premihin yan. Paano kung may ano ba, no? Zaz, no? Kung nag-Zaz pa, no? Zaz and Zaz ano nga eh. PK tapos Hanzo. Zaz and PK, naiisip ko sana na pwedeng ipasok. Mm-hmm. So, sa mga ganyan, pamparami. Mm-hmm. Tapos ano lang. Kamagaling ito na parami. Sa push potential. Pero tinan mo si Chuck, no, ha, yung ganyang positioning niya. Waiting for the right moment. Ay, nahanap lang niya kung saan ako kapwesto mismo. Nakabang si Chuck doon sa ano ha. Doon sa Hanzo. Yep. Nila. Pero ayun. It is gonna be the Uranus getting the slay against Zapnu on that X board. Isa na lang agit kay Wise. Oh, walang wall. Walang wall. Alam niya, pwede niya to. Chance niya to mabaliktad pa pero kite in na sobrahan. At yung kill na punta pa. Oh, kay Wise. Execration. Kinulang. That was a bad rotation coming in from Chaknu, ladies and gentlemen. Onic here is not a team na papalipasin lang yon. Hindi lang nila iti-take advantage. Hindi lang nila basta kakunin yung mga ganong klaseng mali. They will take full advantage of that. They will snowball that. Ganyan ang Onic PH. Siguro may mas maganda kung binimbait nila si Sapno eh, para ma-reveal yung position dito ni Wise, yung Hanzo. Dapat pagka ganun, dalaway i-commit nila just to make sure kasi wala silang assurance eh. That's a tank eh. That's a tank rotation trying to kill an assassin. Wala silang assurance of damage na manggagaling mismo sa isang grak. So kung medyo kung sinama pa nila dito si Eto Max, 'di ba? May pinpoint eh. May unstoppable force ma pwedeng ano, umuga rekta sa isang ano, sa isang Hanzo. Siguro alam mo pwedeng ito stall up lang na edition. Naman din niya Hanzo. Hindi naman parte, eh, no? Pang delay lang naman eh. Kung napaprotectan pa rin yung carry pa rin, di ba? May skill pa rin yung carry. Tama. Parang lato yung laro kanina, di ba? Sa late game. Yung Onic, di ba? May Kimi. Tapos Hanzo yung pinangaano sa kanila, pinangkukulit. Eh, di ba? Si Toshi kanina, di ba? Parang halos negligible na by the late game. Oo. So, ito pwede siguro i-stall out ng X eh. Yun yung isa sa mga options nila. Kasi, ito na yun. Nararamdaman ko na yung pagka-behind ng X ngayon on the early game. Tama. And in exchange nila ang Tore kapalit pagong. Okay. Plus, okay. Pinonduhan rin nila ng Execration yung mid-life ng turret dito. Pero last insanity just to bail this one out. Wise going inside. Capitalizing this na damage. Makakaligtas pa dito. Oh, hindi!
Akala ko bumalik na sa true form. Yep. Oh, and then bigla talaga nawawala yung illusion na yon, and that's how committed it is. Ang layo ng nararating na pala nung true form na yon, tol, no? Oo, iba. Wala kasi obstacle. Gusto lang yan. Parang ikaw yan. Nakalaban. All right, here we go, ladies and gentlemen. That's gonna be the Onic PH squad moving through this inner bottom lane turret. Kakabalik lamang ni Zap. Meron pang slow na ginawa sa niya kaagad. On the lure naman, round 2 on the last insanity gets a fully received, of course, by that Uranus. Eto Max to go for the backup. Instant siya ni Jay. In slow siya ni Jay. Using that glory. Doon sa ano niya, di ba? Doon sa kanyang soul rip niya. Tama. And kung titignan natin, great space or magandang space provided para kay Benny Cutie onto the top side. Maganda to if ever gusto nila ng plan B. Dito pwede nilang asahan si Benny Cutie later on, hate as well, para sa kanilang mga, dito sila dito sila kukuha ng ida-damage later sa laro. Yep, well, going for a position here onto the top. They've decided na tama na ang pagbubuli sa Execration. We can clearly just remove the map against them and would still be dwindling. Ang pampahirap pa rin sa carry dito, no? So, ayun na muna ang focus nila. They've shifted from the bottom lane, now top lane naman. Ito, Pepper sa Indede. Good stop coming from Chuck, no? Mm-hmm. Just to seal or may na-protect. Anyan yung Tori dito. Way of the Dragon, kinabahan na. And Benny Cutie will fall. Walang support na nagro-rotate. Ang Execution dito, parang wala silang strategy na pinapakita dito. Ang gulo, ang kalat na sobra. Turtle, getting baited. Walang no choice yung Execration, tol. Bigay niya na yan, turtle na yan. They have to respond onto the top lane side. Dumikit pa si Iyak nung nakuha nilang attention. Pero ginawa dito ngayon ng Onic PH, not go for the turtle. They just went for position. Pumuesto lang. Mukhang gusto nilang patulan yung Execration ngayon para maparusahan at makuha itong gitna. Lamang sila pagdating sa items eh. So may no sila kakayaan dito na gumaw. Look at that, the trap is laid. Wave the Dragon, medyo na malikpata. And now pop immortality, still they were able. Ay, di. Oy boy! Makukuha nila. Chichudog. Ang bilis ni ano eh. Chichudog eh. Yun ang problema ngayon mga kaibigan. And they're just gonna be Ling the Hanzo to take this turtle. The Ameno Abikiri, ladies and gentlemen. Passive will easily, well, nadami ng Abikiri will just give it, dami lang. Napakalinis na execution dito ng Onic PH. Bumibilis din ang aso pag sa Glorious Pathway, tama ba? Ha? Pag yung Glorious Pathway, tas tumakbo yung aso, bumibilis ba? Hindi pa nakapaglaro ng PNK. Pero I have a feeling na yes, kasi all units naman in favor of you. Parang naglapag ng ng pagkain sa dulay, no? Oh, mas bibilis. Tatakbo ng isang maigi. Shoutout sa mga viewers natin na may mga aso sa bahay. Yan. Yan, isa yan sa mga pinakamalalaking blessings in life. May mga aso na. Ba, aso na dyan sa inyo? Wala. Doon sa bahay lang ng, parents ko. May dalawa kaming bulls. Bulls. Sobrang malambing mga aso. That's gonna be the soul rip once more mula kay Wise dito. Pressure is on coming in from the members of Onic PH towards the base here of Execration. Only one turret is remaining outside here ng Execration. It's already control of Onic PH. Even Dilark Tol, wala ng damage na maibuga ang Execration para sa kanya. Ina-absorb lang ng ina-absorb ni Dillard lahat ng damage. Uy! Nang-art-ngart! Si Hate, hindi maganda position to, ha? Yun na, sinubukan lang na ngart-ngartin. The Dog Whisperer. Iba pala to si Oh My Venus. Buti na lang! Parang hindi ganun katakas yun na damage burst, no? Parang dito, had it been na may show siguro doon. Tapos yun. O kaya nalagyan ng soul rip man lang ni, ni Wise. Hirap nito, tol. Well, alam mo, ngayon talaga, pupuso Execration dito. They need to play, not to lose na lang. Kaya talaga, to really click on to this MPL. Eto na, medyo maiinit ang aso ni Madam Venus. Very hot dog. Hot dog ang aso niya dito. Sa mukha, pulado dito si Jay just to escape. This one, Glorious Pathway, kinumit na. Hindi, nag-heal lang. Yep. Niregen lang lahat ng damage. Ina-absorb lang while si Wise ginamit isang hindi kailangan lumapit totally ng ng Onic eh.
Indeed, ladies and gentlemen, it was too much yung mga Devastator dito talaga. Ni Wise is sobra-sobra para ma-handle dito ng mga taga-execration. Now, gonna be collapsing towards Chak. Nung kumukunat naman na si Chak mo dito, that is no surprise onto the Grok. Pwede nila siguro ma-bait si Yak, no? Something like that, no? Bundol, knock-up! Ay, hindi ma... Knock-up, yan. Yeah, nagawa naman, pero yung wall, hindi. Pero ayun lang, at what cost? Probably this inner mid lane turret? Hindi. Mapawasan lang naman yung buhay doon. Oh, inuunti-unti na lang dito. Space provided habang chinachani-chani lang yung Torre. Now, Lord is already up for grabs. Kailangan na ilaban to ng execration sa ganitong sitwasyon. Score, 8-1. 4v5. Oh, yeah. 4v5. Forced team fight here going in. Makukuha na rin ata si Zapnu. Pop Immortality. They want to go for hit. Yeah. Ilagpasan nila lahat. They can't totally was upset for the action on that one. And they just use a simple combo of that glorious pathway kasama ang paghabol ni Dilar dito. Yung Uranus hindi mapigilan, mga kaibigan. Benny Cutie ka rin pa ni Share na kuha. Alam mo yun, okay sana eh. Pwede sana nang pagkuha na si Benny Cutie dun eh. Ang hirap kasi parang ano eh, magulo. Tol, no? Oh, hindi ko ma-sugarcoat na kung paano ito sinasagot ngayon ng execution. They need to take a breather. They need to take a breather. Hindi ba tapos to? It's not yet over till it's over. Because Onic here, they're really out for blood. If this keeps up, Onic has a something called sure game. Sherwin. Sherwin. Larong to. Sherwin, ay, 10-1 ating score. 11 minutes. Kahit ang sugod ng Onic. Kills with his Devastators. Tama. Kailangan intayin lang yung right timing. Labanan to ng ano. Sino mas mahabang pasensya para sa ano. Kailangan tamang shot call. Eto na ang Lord walking onto the top lane trying to delay things up ang buong execution dito. Kailan mag-online ang isang carry dito na hawak ni Hate. Ang cool nung ano, nung bait, no? Nag-shop si Dilar. Ang ginawa tuloy si Benny Cutie was magnetized towards that minion wave. This is a 4v5 sa may top lane side. Sumagot si Zapnu with his own last insanity. Mga kaibigan, flicker out muna si Zapnu dito. Pero humabol si Iyaknu with his own flicker. Ako ang mas malakas na minu. Here comes Benny Cutie. Let's see here if will he complete to go for the kill. Wala pa naman siyang talon. Napakompleto pero namaalam na doon. Yung top lane inhibitor turret. Ladies and gentlemen, first to flicker out mula kay Benny Cutie. Tapos tulak naman ang mga member dito ng Onic PH. Na gonna go to Eto Max. Mga kaibigan, merong minions! Marami! Mga kaibigan, na-ring immortality! And here comes the members ulit. Natapos! Hindi pa tapos, mga kaibigan, dahil wala nga yung minions at nakuha pa rin ng execration ang depensang pinapangarap nila. Wise went in. He wants to go for the Devastator at merong minions na rin dun sa may bandag gitna. Tapos niya! Wise to go for the kill! Wala nga sin! Just like that, ladies and gentlemen, Onic PH was able to eliminate execration! Congratulations!